Record-breaking na maituturing ang unang pagkikita ng patok na afternoon love team ni Alden Richards at Yaya Dove nitong Sabado. Bukod kasi sa tinutukan ng sambayanan ng Itbulaga, nakapagtala rin ang Al Dove ng bagong record sa dami ng nag-tweet. Ang Star Bites sa Rinika Tati Bayan. Halos buong sambayanan, tumutok sa pinakahintay na tamang panahon ang pagkikita ni Alden at Yaya Dove. Sa Matalino Street, Quezon City, tila tumigil daw ang mundo na para bang may laban si Manny Pacquiao. Ang mga tricycle driver nagtigil pasada. Sakto magkikita na sila, as in parang laban ni Pacquiao na parang tumigil lahat. Naluha ng konti tasaro, parang kinalabutan. Ang mga parlorista, tigil gupit na parang nanood ng Miss Universe. Tumigil muna kami pang gugupit. Puro sila inihintay namin. Wala kaming customer kahit isang. Nanonood na lang kami ng Al Dove. Dahil sa nag-uumapaw na saya ng Al Dove Nation, huling nag-break ang most number of tweets sa Pilipinas. Umabot sa mahigit 5 milyon ang tweets para sa hashtag Al Dove Battle for a Cause. Abot langit ang tuwa at pasalamat ni Alden Richards at Maine Mendoza o Yaya Dove sa suporta ng fans. At hindi lang yan ang trending. Pinag-usapan din ang plywood na humadlang sa pag-iibigan ni Alden at Yaya. Kaya may bago na raw itong kahulugan ayon sa netizens. Ang plywood, isa raw salitang pwedeng ilarawan sa taong humahadlang sa isang bagay o pangyayari. Ginawan pa nga ng sariling Twitter account ang pinagdiskitahang plywood. May gumawa pa ng official page para sa plywood kung saan nag-sorry ito sa Al Dove Barkhads. Isa lang daw siyang props na nagahangad sumikat. Pati ang PNP CIDG, game na game ring sumagot sa tweets ng Al Dove Nation na nagpapatulong na mahanap ang dinukot na si Yaya. Sa panayam ng Inquirer, sinabi ng creative head ng Itbulaga na si Jenny Fair na pinaghalong hilarity o katatawanan at reality o katotohanan ang formula ng kalyesere kaya ito patok na patok. Isa lang yan sa mga dahilan kaya ang mas kapanapanabik na kalyesere talagang inaabangan tuwing tanghalian. Katatibayan, GMA News.